Magandang araw sa ating lahat. Ito ang aking performance task sa Filipino 9 para sa ikatlong grado. Ako ay magpipresenta ng aking sariling maikling kwento na mula sa temang kulturang Asyano na ipinagmamalaki ko. Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng Panitikan. Ito ay maiksing salaysay na nagdalaman ng kwentong may mahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito, maaari nitong taglayin ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan ito ay mapupulutan ng magandang aral at ang giiwan ng panibagong karanungan sa isip ng mga bata. Ang aking maikling kwento na may pamagat na pinagmamalaking kultura na aking sariling likha. Mga tauhan, si Juan, Lucas, Ginang Adela at mga kaklase nila Juan at Lucas. Noong Enero ng taong 2018, may isang estudyanteng Pilipino na si Juan. Siya ay mahilig mag-aral tungkol sa kasaysayan at kultura. Marami siyang nais pang malaman tungkol sa kontinenteng Asya. Habang siya ay nasa klase, siya ay sinabihan ng kanyang gurong si Ginang Adela na magbahagi ng kanyang mga alam tungkol sa kulturang Asyano. Wika ni Juan sa kanyang utak, "Tamang-tama, marami akong alam tungkol sa kulturang Asyano. Kayang-kaya kong sagutan ang tanong ni Ginang Adela." Nagsimula nang magsalita si Juan. Sabi niya, "Natatangi ang kultura ng Asya. Nagsimula ang kadakilaan at paghanga sa kulturang Asyano sa panahon ng pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ang paraan ng pamumuhay ng mga Asyano sa Mesopotamia, Indus at Wang ay tunay na hinahangaan ng mga dayuhang Europeo. Hanggang sa kasalukuyan, ang paghangang ito ay hindi nawawala sapagkat patuloy na napapaunlad at napaghuhusay ng mga makabagong Asyano ang natatanging kultura ng Asya. Kasabay nun ay ang pagtahimik ng buong klase, kahit ang kanilang guro ay namangha dahil ang galing ng kanyang sinabi. Ang komento ni Ginang Adela ay, "Juan, napakapuno ng impormasyon ng iyong mga sinabi. Natutuwa ako dahil ikaw ay may interes sa kulturang Asyano." Ngunit, habang sinasabi ito ng guro, may isang kaklase si Juan na tila bumubulong sa likod na hindi siya namangha sinabi ni Juan. Siya ay si Lucas. Bulong ni Lucas habang nagkasalita ang guro. Bakit nagustuhan niya ang sagot ni Juan? "Hindi naman maganda ang Asya at puno pa ng mahihirap. Ayoko na talagang tumira sa Asya." Ngunit nagulat siya na narinig pa rin ng buong klase ang kanyang sinabi. Biglang nagulat ang lahat dahil hindi nila ito inaakala na kaya sabihin ni Lucas. Si Lucas kasi ay tahimik lamang na estudyante. Nakita ni Lucas sa si Juan ay mukhang di nagustuhan ang kanyang mga sinabi tungkol sa sagot niya. Si Ginang Adela ay tila may naisip na paraan upang malaman ng lahat kung paano magkakaroon ng diskusyon sa kanilang talakayan. Wika ni Ginang Adela, "Juan at Lucas, nais ko kayong tumayo sa harapan ng silid-aralan at magkakaroon tayo ng debate tungkol sa inyong magkabaliktad na opinyon tungkol sa kulturang Asyano." Dali-daling tumayo at sumunod ang dalawang estudyante dahil takot sila kay Ginang Adela. Nagsimulang magdebate si Juan at sinabi niya ang dahilan kung bakit dapat ipagmalaki ang kulturang Asyano. Sabi niya, "Ang mga Asyano ay mga taong determinado saan man sulok ng mundo, mapadpad. Asyano ang taong hindi sumusuko. Kahit anong larangan, kami ay lalaban. Sadyang maipagmamalaki ang pagiging Asyano. Kahit saan man naroroon, mabilis makibagay dahil hindi kami nang mamaliit ng kapwa kundi tumutulong sa mga kapwa namin nangangailangan." Todo palakpak ang mga kaklase ni Juan dahil kahit sila ay buong pusong ipinagmamalaking Asyano sila. Sunod naman ang magkasalita si Lucas. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, siya ay umatras sa debate dahil alam niyang may mali rin naman sa kanyang aksidente na sabi kanina. Kahit sinabi iyon ni Lucas,
siya ay napatawad pa rin ng kanyang kaklase na si Juan at ng kanyang guro. Natuwa pa rin si Ginang Adela na hindi na nakipagdebate si Lucas at tinanggap niya na lang na may pagkakamali siya. Pinaupo na ang dalawang estudyante at sabi ni Ginang Adela, "Bilang guro niyo, hindi lamang ito trabaho para sa akin. Ito ay isang misyon upang mapalaganap ang pagmamahal sa ating bayan. Gawain ko na ituro ang tama na ikabubuti nyo rin balang araw." Nagtuloy pa ang kanilang diskusyon habang lahat ng mga estudyante ay nakatutok at natutuwa sa pag-aaral nila sa kulturang Asyano. Wakas! Ang mahiwagang aral sa kwentong ito ay mahalin natin ang sariling atin. Huwag tayong papasakop sa ibang kultura dahil kung ano ang meron tayo, ito ay dapat nating ipagmalaki. Sa maikling kwento, malalaman natin na si Lucas ay ayaw na sa Asya manirahan. Ngunit, ang mga masasakit niyang mga salita ang nagbigay daan rin sa kanya upang mas lalo pang malaman ang kagandahan ng kulturang Asyano. Kaya, bago matapos ang aking maikling kwento, nais kong sabihin na dapat buong puso nating mahalin ang kulturang Asyano. Maraming salamat sa panonood.